May sikreto po ako dito eh. Hindi ko sasabihin. Pero sabihin ko na rin. Good morning. Ngayong araw po kasi, kasi ako siya hindi. Bumili po ako ng yung ulo ng Maya Maya. Sisigang po natin sa miso. Inaluwan ko po ng konting laman. Tapos, eto po, may miso tayo. Tapos saka po mustasa. Mamaya po maghahanap ako ng bunga ng sampalok kung makakita po tayo po tayo ng bunga ng sampalok. Pero pag wala yung sinigang sa miso na nakasusuy, yung norba yun, yun na lang po gagamitin natin. Nakakapi po tayo. O, yung mga batang 80s po dyan, yung naranasan yung ganito na yung mauubos na po yung laman ng kape. Tapos po, yung di ba, konti-konti nalagay mong tubig na mainit sa kasupa, tapos doon ka na magkakape. Yung batang 80s, yan. Hindi na narasan to ng mga, mga kabataan na yung ganito. PN1 na kasi uso ngayon. Pero kami ganito po. Tapos meron kami coffee made. Pero may, iba-iba kami, mama ko naman po. Ano sa kanya, 3-in-1. Akin po, ganyan rin. Pamangkin ko, may coffee milk naman. Ayun po mga tropa. Subukan ko maghanap ng bunga ng sampalok. Samahan nyo kung may makikita kayo. Pag wala, yung nakasasya na lang yung ano natin, yung gamitin natin. Lahat naman po tayo, marunong po tayo magluto ng sinigang sa miso. Pero siyempre po, ito po yung tangalian natin. Kaya ito po yung nilutuin natin. Yan ang mga katropa, hanap na tayo ng bunga ng sampalok. Apo. Sa Biyernes to. Opera na. Ang mga katropa ko tayo ng bunga ng sampalok. Ako na siya. Kukuha ko pa sa ibe. Ay, mababa. O, malaki yan. Eh, nakabot ko lang yung kuhay. Sa taas to? Eh, ano na lang. Mababa. Ito, ang dami na ito. Ano? Okay na to. Ang dami na ito. Ako po, ilang gam. Puwing ako. Hindi ako kukuha kita ng soup. Hindi ka kumuha soup. Dahil pa lang isang bita. Di siyempre, yun yung kasama ng sampalok. Oh, effort! Rico! Pag inilagay mo lahat yan, mga asin ka na rin. Ah, hindi. Iyok ang masyado mo sa asin pa. Iyok ang masyado sa asin. Gusto ko sa asin lang. Natanjayin ko lang. Pipigayin ko to. Tapos yung natas lang ilalagay ko, hindi kasama yung bunga. Meron kasama yung bunga. Para matansya ko yung asin. Kasi pag inilagay mo bunga, hindi matansya sa asin. Basta luluto mo yun, tsaka mo pipigayin. Sobra na tayo sa effort. Indoor cooking na lang po. Paano kung paano ng hapon? Ito tayo ng ulo ng mga ano, dumulas po. Bumili rin po ako ng ano, yung part ng laman niya.
ano po yan, isang buong ulo po yan. Tingin nyo po yung siyansi namin. Yan po yung siyansi ng panahon ng mga lola natin. Ganito po isura. Mga katropa, habang piniprito po yung ating maya-maya, papakulo po ako ng sampalok. Palalambutin ko po kasi yan po yung pang-asim ko, kakatasin po natin. Para masakto po natin yung gusto nating asim. Pag po kasi hinalo natin kaganyan doon sa isisigang natin, misang po sobra sa asim, misang kulang po sa asim. Kaya ang ginagawa ko po, nakaseparate po yung bunga ng sampalok, tapos kakatasin ko sa salain ko. Para yung gusto ko pong asim, makuha ko po siya. Ganun po ginagawa ko. Saka hindi na po ako naglalagay ng kamatis. Kasi po, yung sampalok po kasi, manamis-namis po yan. Pag po kasi hinaluan ng kamatis, nawawala po yung sarap ng bunga ng sampalok natin. Po kasi ano, yung asim po kasi niya, matansya nyo, nagaganyan ninyo po siya. Huwag nyo pong ihahalo siya sa nilutong isda natin. Kasi sa sinigang natin, minsan kasi katulad nun, dumudumi yung ating sinigang. Yung mga balat-balat, pangit tignan. Saka hindi nyo matansya yung saktong asim na gustong-gusto nyo. Kasi sa sinigang po, napakasarap po kasi yung makuha nyo yung gustong-gusto nyo yung asim. May kanya-kanya naman po tayong gusto ng asim. Kung gusto nyo maasim. Meron pong tao kasi na gustong-gusto yung maasim na maasim. Meron naman po yung gusto yung sakto lang. Meron, gusto naman eh yung kumakagat lang ng konti asim. Ako po, gusto ko yung sakto lang. Yung nag-aago po yung alat, yung lasa ng miso, yung lasa ng isla, saka po yung asim. Ayan po, pagka malapit na pong maluto yung ating miso, saka ko lang po lalagay ito. Ganun po ako maglagay. Kasi luto naman po yung pang-asim natin eh. Kaya hindi naman po kailang pakuluan pa ito ng matagal kasi naluto na po. Kaya ito po yung pinakahuling ilalagay ko po. Hindi po yung gulay. Doon na po ako mananansya ng lahat. Pagiluto na po yung lahat. Ayan po, habang inaantay natin kumulo yung ano, yung ating pinakulo na Ricardo bago ilagay isda, mag-ML po muna tayo. Sige pa, balikan na lang natin mamaya yung pagka nakuluan na po ng isda. Po, lutong-luto na po yung ating mga Ricardo. Siya po ang una natin pinakuluan. Sinapayito na rin po natin ng isda. Yung miso po, lutong-luto. Yan po masarap. Alagyan na po natin ang ating isda. Kanya-kanya naman po tayo ng style ng pagluluto sa sinigang sa miso. Ako po kasi, ganyan ang style ko. Yung Ricardo po niya, talagang todo kulo. Yung lutong-luto po siya. Sa ako po may ilalagay yung ating pinirate ng isda. Saka yung iba po hindi po nagpiplate ng isda sa sinigang sa miso. Mahilig po ako sa masabaw. So, okay, maraming sabaw. Iba, ang sabaw, konti lang. Saka po, bababa pa yan. Ngayon, yan naman po, yung isda, pakukuluan lang natin ng mga ilang minuto at mga 5 minutes. Lalagay na po natin yung gulay. Ako po, hindi po ako naglalagay ng labanos. Mustasa lang po. Saka siling berde. Kasi, ang miso, may dala pong pait yan. Yung mustasa, may dala rin pong pait. Saka po yung pagkakaprito natin. Kaya pagka naglagay pa ako ng labanos, baka po kumait yung sabaw natin. Eh yun nga po yung habol ko dyan, yung sabaw. Ayan na po, lalagyan ko na siya ng tinta. Asin po. Bahala na po kayo sa alat na gusto nyo. Saka kung ano yung seasoning na gagamit ko. Tapos po, bechin. Kunti lang po yung bechi niya, yung mukha lang po marami. Ganda na yung, ganda na yung sabaw niya. Lagay na po natin ang ating gulay. Sa gulay po sabi ko sa inyo, ako po kasi ayoko na may labanos. Basta po mayroong mustasa sa kami miso. Naglalagay lang po ako ng labanos pag wala pong miso. Halimbawa, meron po kasi sinigang, di ba? May mustasa. Lalagyan ko po ng labanos yan. Basta po walang miso. Ang dala po kasi ng miso, pait po. Saka ng labanos. Minsan, dati po, nung hindi pa po ako, wala pa po akong kainan, nagluto po ako ng sinigang sa miso.
nilagyan ko po siya ng labanos. Ano? Yung sabaw po niya, sumobra na po yung pait dahil may mustasa. Dinamihan ko rin po kasi mustasa. Eh, mimiso rin po. Pumait ng gusto yung sabaw. Pero nakakain pa naman po. Hindi, mapait lang po siya na hindi ko gusto yung sabaw. Kaya mula noon, sa tuwing nagluluto na ako ng sinigang sa miso, na ang gamit ko ay sampalok, hindi na po ako, basta pumimiso, hindi na po ako naglalagay ng kamatis sa kapo ng labanos. Ganun po ako magluluto. Kayo po, depende po, kanya-kanya po kasi tayong panlasa. Siyempre, may panlasang Pinoy po tayong tinatawag eh. Ganun po yung panlasa ko. Ayoko po sa sinigang sa miso. Yung pumapait siya. Gusto ko po, may pait siya, pero sakto lang. Ayan po, antay lang natin maluto yung gulay natin. Tapos po, ilalagay natin yung ating sampalok na nilaga po kanina. Ilalagay na natin ang ating sampalok. Nakita nyo, naubos na yung sabaw. Na sinasala ko po, masalaan ako. Napakaganda. Mamaya na po iba't baka sumobra sa asin. Ayan po yung masarap eh. Pagkulo po niya, titikman natin kung sakto yung asin na gusto natin. Saka kung sumobra siya. Pero hindi po susobra. Check na kulang po yung inagay ko. Hindi kaya sakto lang po. Taktal lang po uli natin siya. Ngayon, pagkulo po, titikman natin kung ano kung kulang ba sa asin o hindi. Tignan natin yung paano nala inalabasan yung lasa niya. Yung sakto yung sampalok. Ang natin yung sabaw. Sakto-sakto po yung asin. Kaso kulang na kulang po sa alat. Dagdagan po natin ng asin. May sikreto po ako dito eh. Hindi ko sasabihin. Pero sasabihin ko na rin. Para baka gusto niyong gawin. Nilagyan ko po siya ng asukal. Kalahating kutsara. Kalahating kutsara lang po. Saktong kalahating kutsara. Yun po ang nilalagay ko. Pag nagsisigang ako sa miso. Sisigang ako ng miso. Sa ulo. Yung iba po hindi naglalagay nun. Marami po akong nakikita mga nagluluto. Ang sinigang sa miso. Hindi po sila naglalagay ng asukal. Ako po ka natin kutsara. Hindi nyo naman po mararamdaman yung ano na, yung asukal nun. Mag-iiba lang po yung lasa niya. Pero wala po kami mararamdaman tamis. Promise. Try nyo po. Maglagay kahit kalahating kutsara. Ayan po, luto na po siya. Sakto na rin yung alat at asin niya. Nakuha natin sakto ang asin. Kakain na po tayo. So, gusto ko na pong sipsipin yung mata nung ano, maya-maya eh. Hinaan ko lang po apoy para habang nire-ready ko yung kakainan natin. Bago kumain, mainit na mainit pa rin po yung sabaw. Ayan po mga katropa. Luto na po ang ating sinigang sa miso na ulo ng maya-maya. Sa sinigang na miso po, marami pong style yan. Kanya-kanya naman po tayo style ng sinigang sa miso. Yung pinakita ko po kanina, style ko po yun. Masarap po, subukan niyo po. Kasi yung iba po, hindi na piniprito yung isda. Yung naglalagay po ng kamatis, naglalagay po ng labanos, ganun po. Yung sa akin po, ganito po yung style po. Mga katropa, kain na po tayo. Bago po tayo kumain, pasalamat po muna tayo. Yun! Kain na po tayo mga katropa. Ang sinigang po kasi sa miso, yung pait po niyan, minsan pagka nasobrang sirikado, hindi masarap. Promise. Ayan po yung ating sinigang sa miso. Pang thumbnail na naman to. Kasi po yung labanos, alam niyo naman po na isa sa nagpapait ng sabaw yan. Basta po may miso ako, hindi na po ako naglalagay ng labanos. Ganun po ang style ko.
Pero pagka mga bangus, yan, meron pong bangus eh. Pero hindi po nilalagyan ng miso, isisiglang nyo lang sa mustasa. Ang sarap po nun pag may labanos. Iba po kamatis yan. Mm-hmm. Sarap, ang laki. Yung sabaw ng sampalok, sarap po yung pinagugasan ng sinain pag nagsama-sama, the best. Sabaw lang po, ulam na eh. Walang ka lang sa langsa. Tapos sa pagigisa, hindi po ako nagsusunog ng bawang ng rekado. Nakakadagdag din po ng pait yun. Sapat na po sa akin yung pait ng mustasa sa kanamiso. Ano sa pagkakaprito. Taba oh. Hindi ko na yata kailangan mga katropa nung sausawa natin sila. Sakto-sakto po yung alat niya. Dinagdag ako po na asin kanina. Kulang pala yung nilagay ko. May nanakang sa panansya. Sarap po. Pag ganito ulam, ba't magda-diet ako kayo? Mas masarap pa siya sa mga karni-karni, lahat mga loob-loob niya, ganyan. Dalawa po itong ulo na tan. Isa po sa papa. Papa po kanina, hindi niya akong pambiling ulam. Dalawang klase po. Yung sa kanya po talaga, ang ulam yung dapat dalagang bukid. Ang nakala niya po siya, bibiling ko manok o baboy, ganun.
nakita niyang binili ko. Inigang na miso. Mamayang gabi na lang daw niya uulam yung dalagang bukid. Pinatira niya yung ano, pinatira niya po yung natirang sampalok na nilaga. Kaya ganyan susahan mamaya. Huwag kang mata ka, ha? Ah, mga katropa, shoutout na po tayo. Bisyo kumain, no? Ah, may pupuntahan pa po ko sa iyo. Shoutout na po tayo. Magugasan po ako ng kamay at babalik po ako. Ayan, shoutout na po tayo. Ah, shoutout po kay Juancho Luis. Hello, Juancho Luis. Si Baby ECO. Ayan. Saka sa mami niya, kay Telma Sanchez de los Reyes. Shoutout sa'yo. Dagdagan mo pa yan. Saka kay Mitch Joe TV at Teacher Lai, Ilocos Moto Speed, Johnny Soto, mga may channel po. Pwede niyo pong puntahan. Si Teacher Lai, saka si Johnny Soto, kapatid ko po yan. Yung mga mahilig po sa motor, yeah, Ilocos Moto Speed. Kaibigan po natin yan, taga Ilocos, mga mahilig sa motor dyan, mga naka-rider. Pwede nyo pong puntahan. Si Miss Joe TV po, yung mga panguhuli ng isda, yung side fishing po siya, pwede nyo pong puntahan. Saka shoutout po kay Chef Choi Ban Yun. Isa sa mga mahusay ng chef, alam ko, sigurado yan. Choi Ban Yun, shoutout po sa inyo. Kay Stephanie Katapang. Yan. Kay Rene Patnubay. Rene Patnubay, shoutout sa'yo. Sa kay Michael Cunanan. Saka kay Julie Cunanan. Yan, yung mag-asawa po na yan. Shoutout po sa inyo. Kay Kurt Kundungan. Kundungan? Kundungan. Shoutout sa'yo. Kay Jay Bailon TV, shoutout po. Kay Tess B. Marie, shoutout po sa inyo. Ito si Goddam, laging nandyan yan eh. Ang name lang po yun sa channel niya, Goddam. Pero hindi ko pa po alam tunay na pangalan niya. Lagi nakasuporta po sa atin. Shoutout po sa inyo. Kay Alvin Wandas. Wandas. Basta yun. Alvin Wanda. Iinom lang po ako. Shoutout din po sa kay Jason Villamar. Yan, yung napaka-pogi na kumpare ko niya. Jason Villamar. Baka naman. Shoutout sa'yo. Saka sa pamilya Villamar. Saka sa Trinidad family. Saka sa Guillermo family ng Marilao, Bulacan. Shoutout. Guillermo family. Baka naman. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless. Tandaan nyo, sa Soto TV 10, busog na po tayo ngayon.